bigla ang cesarean si Yen kasi 'di ba sabi ko naman sa inyo kanina pa siyang madaling araw around 3 AM, 3 to 4 AM. Ngayon ay 7 na ng gabi. So, merong maliliit na contractions pero not that strong. So, uunahan ko na lang ng cesarean kaysa mamaya madaling araw eh baka pumilit lobas yung papi tapos hindi naman kaya ng hindi naman niya kayang ire or mahina yung contraction niya. So, ayun. So para din safe silang lahat. So ayan siya. Behave lang siya pero kaya na nagkukutkot siya doon. Inaantay lang namin si doktora. Tapos sinama ko si Kaden Potpot. Hi. Bali isisingit ko yung onset ng labor niya para ma-idea kayo kung ano yung ideal na itsura kapag ka nag-labor, ano yung mga dapat nating antayin at abangan. Pero ano ba? Ayun, basta kung let's say kunwari ang aso nyo nag-labor naman siya no, morning, yung active labor talaga is morning nag-start. Yun pwede niyo bigyan ng chance na makapag-normal yung aso kasi 'di ba anytime available naman yung vet if in case within that 3-hour frame is hindi pa rin siya nanganganak, 'di ba? Ako in my case kasi ayoko naman na dumating pa, antayin pa yung active labor niya tapos around 3 AM tapos 6 AM na kailangan na humarap ng vet, diba? So medyo mahirap kasi hindi naman lahat ng vet is available at that time. Tapos ayun nga, si doktora dapat mag-home service sa bahay kaya nga lang meron siyang in-spay na aso so hindi siya aabot. So pumunta na lang kami dito sa clinic nila para dito na lang para mas mabilis, 'di ba? I mean, nag-halfway na lang kami para kasi from Dasma siya galing eh. Tapos pumunta ako dito sa Bacoor, malapit lang naman. Tapos 'yun, mid-halfway na lang kami para mabilis kasi kung aantay pa siya doon, sobrang traffic pababa ng Las Piñas, baka lalong mas matagalan. Syempre baka ma-compromise yung tagal ng oras na dapat na sana eh napanganak na si yung mga baby niyan. Ayun, sana kay Dalar mas magandang experience. Tapos wag natin tipirin yung mga alaga natin, mga repa ko. Pagka mag-aalaga tayo ng mga bulldog family, let's say kahit na yung mga bully, lagi tayo mag-prepare ng extra kung gusto natin silang i-breed para if in case nga na ganitong situation, syempre hindi naman palaging may extra, 'di ba? Mag-alat lang tayo para sa kanila para kung hindi masesarian, 'di ba? Thank you. Pero kung masesarian is ayun, at least prepared kayo, hindi kayo mamumroblema ng gaano. So, dito kay doktora, bali ang singid lang niya sa akin is 8,000. Titingnan natin mamaya kung pwede nating ipakita yung mga short clips lang inside the clinic kung paano yung gagawin. Pero syempre yung pagbiyak, hindi naman na natin mapapakita yun eh. Pero yun, papakita ko, mag-try ako magpakita ng mga clips, tapos yung mga baby ni Yen, yung miss may idea kayo. Ayun lang, mamaya na lang mga repa ko eh. Same volume pa rin pero magkakahati lang kasi
pag nasesaryan, parang na nangyayari, lagi siya nagsusugaw within the day. Tapos, huwag kayong mag-worry kung 7 to 10 days is my discharge. Sabi naman ni doktora, normal pa rin daw yun. At saka, on the first day, hindi talaga agad sila magpupupo. Siya, nagpupo siya. Second day na. Tapos, tumigil siya ng pagsusuka. Second day na din. Tapos, kailangan yung palambantayan yung tahi niya kasi dapat wala siyang discharge aside from moist na parang pawis yung mucosa mo na lang. Tapos, dapat iwasan natin na hindi tumahol, na huwag tumahol yung aso kasi bawal siya tumahol. Ang tendency kasi pag ang aso ay cesarean tapos tatawal siya ang tatawal, tendency po kayo tahi. So, magiging delikado. Kaya ngayon lang din kami nakapag-vlog kasi wala kami masyadong tuwag ni Mariko, eh, nagpapalitan kami. Siyempre may alagang bata, tapos naalagaan kasi yun. Ayun, tapos ngayon nga, ang nangyari, tinanggap naman yan yung mga puppies pero hindi niya nililinis. Kaya kami ni Mariko yung manual na nililinis dun sa mga puppies. Next vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano namin minamanual linisan yung mga puppies na yan. At saka siyempre si Yen kung paano namin siya nililinis. Ngayon kasi wala lang pwede maghawak ng camera. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung tura ng mga puppies niyan. So, doon na. Sa laging panonood ng mga video namin, please click like. Please click like and pa-subscribe naman kami sa channel and please do share our videos. Maraming salamat mga repa ko sa laging panonood ng videos. Hanggang sa susunod na lang.